po natin ngayong umagang ito dahil masayang kwentuhan ang ating pagsasaluhan ngayong umaga. Dahil ang mga kasama natin ngayon, narinig yun naman kanina, hindi ko palalagpasin. Talagang kailangan i-video ko siya. Ang magaling ng mga awit, singer, at theater actress. Oo. Nagsimula po ang kanyang career sa music scene 20 years from... 20 years ago na ba yun? Yes. Ganon? More than, actually. Hindi, pero kasi nung... halos ano, no? Halos sa... nung medyo ano ko... napapanood na kita. Gusto ko na siya noon. Pwedeng sabihin, dekada 90. No, yes. Oo. Yes, nakapag-release po siya ng dalawang album. She portrayed yung role na Kim sa Miss Saigon for 4 years sa Manila, Hong Kong, Singapore, Portugal, at major city sa UK. Yes. Wow! Mula London, nandito po siya sa ating bansa para ipagpatuloy ang kanyang karera na kanyang nasimulan. Let us all welcome, wag na nating patagalin, Miss Ima Castro! Magandang umaga po! Ayan, talagang pinilit kong maging magandang umaga para maka-join sa inyo. Ang hirap pala, challenge pala talagang kumanta ng ganitong oras. Pero ito lang sasabihin ko. Pero I'm so happy to be here. Thank you so much. Thank you for having me. Mula mag-umpisa siyang kumanta, hindi na bumaba ang balahibo ko. Talagang ano, grabe. Hanggang ngayon, hindi... Andun pa rin yung Ima Castro. Salamat, salamat po. Pinipilit. Diba? Pinipilit. Hindi naman. As you've said, medyo ano, nasa dalawang dekada na ako sa industriya. Isipin mo naman, dumating po siya, dumiretso siya ng dressing room, wala siyang vocalization, pero grabe ang boses mo. Kumusta ka na, Miss Ima? Ito, medyo matagal akong nawala yes, sa bansa because of Miss Saigon nga. For 4 years, I did that. Nag-ikot ako ng kung saan-saan. As Kim, no? As Kim. And then I ended up sa UK. And just recently, mga 2 years ago, nag-decide akong bumalik dito. Okay. Due to ano, family reasons kasi medyo tumatanda na mga parents ko nung panahon na yon. And now, my mom is left on her own. So, nag-decide akong bumalik dito. Ayan. And then, from, ano yun? From UK. From London. So, natutuwa naman ako. Nakikita ko yung, oh my goodness. Yeah, oo. Ganyan din ako nung bata. ilang years ka bali sa, no, sa UK? Naka sa London. 12 years ako dun. Nag-stay ka doon. Mm-hmm. And resident na ako doon. So, kailangan kong bumalik every now and then. Okay. Para hindi naman masayang. Oo. At itinagal ko doon ng sobrang tagal. Yumaman ka because of ano doon? Ay, naku, I wish! Well, naging malaking part ng buhay kong Miss Saigon. And hindi lang as an artist, pero as a person din. Kasi marami nangyari sa akin while I was in Miss Saigon. Yeah. And yun, pinalad. Oh, yes. At, very much. No? Oo. So, yung kaninang kinanta mo, I Dream the Dream from Les Miserables naman yun. From Les Miserables naman yun, na ang mga composers din nun ay yung gumawa ng Miss Saigon. But aside from Miss Saigon, may nagka-chance ka ba na gumawa din ng ibang musical play sa London? Marami akong ginawa. Like yung movie ni Madonna, yung Desperately Seeking Susan. Okay. Nagginawang musical. Oo. Tapos sa mga music nun, puro kay Blondie. Yung mga, call me! Call me nga ba yun? Call me. Ibang ano no? Ibang naging training mo doon, Ima no? Wala talaga akong training ha before ako pumasok yes. sa ano sa dito, sa dito theater. Sa, oo, ano, dito. Ano? Nag-start ako as a recording artist. Yes. And then naglakas loob ako mag-audition sa Miss Saigon nung dinala nila dito yes. yung show. And then napinalad ako makapasok. And while I was there, doon ako tinrain. Meron kaming voice coach doon. Binigyan ako ng ilang voice coaches sa iba't ibang lugar. Mm. And then, kailangan kasi i-maintain yung, ano, yung show. Kaya that's why pinagkakagastusan nila ni Cameron McIntosh. Kaya ngayon, hanggang ngayon, nagagamit mo, nagagamit ko, mo. Oo, syempre. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa Miss Saigon at kay Cameron for giving me that chance. Oo, para naman. Kasi libre na, binabayaran pa ako para matrain. Alam mo yun? Oo. And then, even sa public speaking, he would send me. Ah, may ganun din ka? Wow, because kasi nice. Kapag po-promote ng show, so kailangan
maayos. Yes. At ngayon ay nagbalik ka dito sa Pilipinas. I hope gumawa ka ng album. Ay, meron. Meron kaming follow-up duet ni Lloyd Umali. Very good. Meron kaming i-re-record soon. Nadinig ko na yung song recently. And magkakaroon na kami ng parang CD light mini album, yes. isang solo ko, isang solo ni Lloyd, tapos and duet. Then duet namin. Pero gusto ko lang malaman, talaga nung mga panahon mo, ano, ibang Ima Castro. But how do you find our singers today? Maraming magagaling. Nagulat ako. Medyo pero wala kasing galing mo. Thank you, Miss Mavic! Of course naman, ano ba? Pero hindi, ang gagaling nila nung bumalik ako. Parang, sino siya? Pero ang gagaling, hindi ko kilala. Ang hirap, hindi na ako updated sa mga artists. Kasi. Napakaraming bago. Mga bata. At magaganda. Talagang yes. Total packaging na talaga. Hindi kagaya before na may nakakalusot pa. Hanggang ngayon naman. Na kahit talent lang, di ba? Tama. Eh ngayon mukhang mas mahirap makapasok kasi maraming kailangan competition, no? Maraming competition, yes. So aside from that, meron kang gustong i-promote yung album mo, yes, na abangan album nila with Lloyd Umali. And meron din kaming radio show ni Lloyd. Yes. Oo, nag-team up kami sa isang radio show ng A-Trine Media Broadcasting. Okay. At ito ay from 12:30, pwede ba mag-promote? Sige okay lang, okay lang. 12:30 to 2 p.m. Mondays to Fridays. Ang title ay Pag-ibig, Musika at Iba Pa. Aha. And then, kasama ko rin yung boyfriend ko. Uh-oh. Isa din siya sa mga anchors, wow, doon. And ayun, may show ako sa May 29 sa yes, The Crowd. Yes, sa The Crowd, manood po kayo. Starting at 9 o'clock po yung show. Sa May Pioneer Street po yan. The Crowd Resto Bar. Ay, naku, abangan namin yan. Yes, Miss Ima yes. Castro. At abangan po ninyo din dahil mamaya ay uulit pa ng isang hirit ng pag-awit si Miss Ima, mga kasama natin siya sa pambansang video, okay? At recently ay nag-guest siya sa sa Moments. Yes, with kay Gladys. Gladys. Yes, ayan. Yes. Abangan din po ninyo 'yan. Okay? Ima, hindi mo na ako magpapaalam sa iyo dahil mamaya yes. Makikita pa tayo. Thank at you so much. Jam ka sa akin. Oo. Ang bataas ang kanta mo. Thank you so much, Ima Castro. Palakpakan ulit natin. Mamaya po ay mapapakinggan natin muli si Miss Ima Castro. Isa na namang magaling na singer ng ating bansa ang nakakwentuhan natin ngayong umaga. Walang iba kundi si Miss Ima Castro. At mamaya mapapakinggan natin muli siya. Magbabalik pa ang pambansang almusal.